Hi, good morning. Mayong buntag, magandang umaga. Good morning. Today is the May 18, 2022. The day after my birthday. Actually, birthday ko kahapon, pero hindi masyadong naghanda kasi some personal reasons, pero nagtitipid lang talaga, joke lang. May handa naman, pero hindi ganun ka bongga. And I just realized that kahit simple lang yung handa at saka napakabilis lang ng handaan, I'm so grateful pa din na ma-celebrate yung birthday ko at saka din yung family ko, nag-enjoy sila sa pa-advance birthday celebration ko sa kanila. And also to my friends, relatives na nakiselebrate din sa birthday ko. Just want to take this opportunity actually here is ano na po, hindi na siya umaga kasi late na ako nagising, and I just realized that I wanted to make some videos to para magpasalamat kasi na-realize ko po after how many decades that Lord had given me this opportunity given me another chapter of my life dahil ni-renew pa po ni Lord yung contract ko dito. I'm so blessed po na to have this another chapter of my life, although last year is so for me parang napakahirap kasi dunga ng pandemic at saka bago pa ako dito sa Germany, a lot of adjustment, thinking of exams, schools, everything. Parang, my God, Lord, tama ba itong pinasok ko? Bakit ako nag-Germany? Dahil, actually, napakahirap po. Napakahirap ng lingwahe. At saka, kailangan mo talagang maipasa. Kung hindi mo maipasa lahat, I mean, wala. Hindi... Parang masastuck ka pag hindi mo pa maipasa o kaya parang ayaw mo pang like gagala ka somewhere pero parang hindi ka totally happy dahil nga iniisip mo pa yung exam, paano makapasa, paano maging license dito sa Germany as a nurse. Deep inside, I'm not so. But now, last year, I already passed the exam. Registered here in Germany. So, thank you for everything, and also I'm very thankful that this year, God signed a new opportunity, which is a new challenge na naman. Like, hindi ko muna sasabihin, but next month, there comes another chapter of my journey. That's why today I'm taking the opportunity to thank everyone. Gusto nyo kahapon, sorry, hindi ko na isa-isa na mapasalamatan kasi comments, messages, tsaka, sorry, tinatamad ako. Dito na lang po ako mga close friends ko na I'm so blessed. Sa akin and to meet me up. So today I'm grabbing this opportunity na gumawa ng video like to inspire others to para may makuha silang information sa akin, lalo na po yung mga
tao po or mga kababayan natin like or nurses na like gustong pumunta dito sa Germany. Like I just want to share my blessings or experiences po dito sa Germany. At saka kasi next month magta-transfer na po ako, kaya parang I want you all na malaman kung ano yung buhay ko dito. Like as a nurse, as a foreigner in Germany, and also ipapasilip ko din sa inyo kung ano yung mga nasa paligid ko dito, like saan ako nakatira, ganun. So beginning lang po to ng ano ko, pag-open ng book ko po sa inyo. Kaya parang kasi na-realize ko parang oh my god, I'm so fortunate na nandito, eh bakit hindi ko i-share yung mga nangyayari sa buhay ko. And also, parang naisip ko din na one of my biggest fear talaga is yung confidence. Like, although, meron naman kasi medyo makapal yung mukha ko. Pero, it's like, oh my God, gagawa ng video to open up your, ano, your life to everyone publicly. Like, parang gusto ko siyang i-overcome talaga. Marami na pong nagsasabi sa akin na mga friends. Actually, naggagawa na po ako ng mga video, like sa YouTube. Meron po ako mga video ng mga gala ko. Na parang gumagawa ko palagi ng mga vlog sa gala ko. Like, ano lang, video lang po. Like, compilation para po. Parang memory lang. Pero, nafe-feel ko na parang I need to, ano, overcome this fear na hindi naman masyadong madaldal. Madaldal talaga ako. Pero, I mean, silent type of person din naman na may pagkasabi. Pero parang minsan kasi sa buhay natin, kailangan natin i-share yung mga pangyayari natin kahit na marami mga bashers. Iniiwasan ko talaga na ano, na mag-post like social media ng mga pictures something. Kasi ayaw kong isipin ng mga tao din na wow, nasa Germany na siya. I mean, maganda na yung buhay niya. Like, I don't want something na parang like kasi hindi naman natin talaga hawak yung prinsipyo ng mga tao. Like yung iba kasi iniisip nila na maganda na yung buhay ganyan sa abroad dahil nga ganyan nurse pa, malaki yung sahod, pero actually hindi nila alam din na napakahirap at pinaghirapan talaga ng isang tao na makapunta dito or magiging stable yung buhay. Kasi hindi naman ako kaya tayo aabot sa yung gusto talaga natin sa buhay. Plan namin ngayon na may-ari ng yung employer din namin. Pero, ganun, may bayad pa din. So, just want to experience lang din bago ako umalis dito. Like, maranasan ko man yung swimming pool dyan sa hotel. Although, medyo mahal, guys. 15 euro for 3 hours. Kaya, susulitin namin. Kaya, kung nakaganin. So, share my first and pasasalamat na din mga greetings niyo for supporting me, like for lifting me up. Kanina tumawag yung isang friend ko sa UK, yung si ate.
Ayun, nag-share kami ng mga ano namin, like share lang ng mga mga nangyari sa buhay update. Marites lang. Hindi naman like I mean, nakakaano lang, nakakagaan lang ng loob na may tao pa ding parang bigla-bigla na lang magsasabi sa'yo na ano, kamusta? Tatawag, mag-video call tayo. I mean, may kachikahan ka for I think more than an hour kami nag-chikahan. I mean, yun na, basta advice ko lang sa inyo guys, kung may mga ano kayo, go for it. As long as kaya nyo, and be good, be kind, be patient, and also be responsible to everything or whatever you will do in your life. Kasi buhay nyo naman yan. And ano lang, be thankful. Kung ano man yung mga pagsubok natin sa buhay, it's just, ano po, parang go with the flow lang. Na parang flow naman na may, ano siya, may rhythm talaga na pag may problema, kayang, anuhin, kayang solusyonan, ganun. Kasi marami naman talagang paraan sa buhay natin eh na parang, pag may problema na daraan, yun nga, maraming, ano, maraming paraan para ma-solve yung, ano. At saka, guys, thankful din ako today kasi nga, I just received good news from my partner, which is, nakapasa po siya sa exam. That is one of my, ano, my prayer talaga na, this is ano eh, first step para magsama kami dito. Although, mahaba-habang proseso, but at least may one step na po. Tsaka yun lang po guys, thank you for everything. Again, thank you sa messages niyo kahapon. Kayo mag-alala, huwag kayong magtanong ilang taon na ako. Na, ano pa din, pasok pa sa kalendaryo. Kayo na nga eh, may nagtanong. Sabi ko, pasok pa ako sa kalendaryo. Kakapit pa hanggat may kaya pang kapitan. Yun lang po. Bye-bye. Guys. Hi. Ayan si Leigh. Papunta po kami sa ano? Sa hotel kung saan kami magsisimming. Kala mo naman napakalayo. Andun lang. Malapit lang siya dito. Doon kami nakatira before. Sa ano? May apartment. Welcome to my vlog din daw. Kanya mga anak po. My part, pwedeng magbalik. Diyan po. Hair center. Wala akong dalang cash ha. Card lang dala ko kasi iniwan ko yung baka pwede naman. Kaya na lang natin. Pwede na. Talaga to, pero hindi ko mamimiss yung mga mukha. No. Ito yung mami. Dito talaga. Thank you.
Matulog, makatulog tayo dyan. Makatulog lang tayo dyan. Dyan na matulog. Doon lang po, yung bahay namin, di ba? Doon lang po yung bahay namin, no? Kaplang siya!